guys, welcome back to my channel. Gusto niyo ba po bang mabago ang inyong buhay? Hayaan niyo po na lutuin ko po kayo sa mga pampaswerte na ating nalalaman kung kaya marami po tayo mga bossing na manonood na nagpapasalamat po sa atin dahil nakamit na po nila ang swerte na matagal na nilang inaasam. At ganun din, hindi na ako lalayo sa aking sarili. Pero syempre, hindi ko naman sinabi na mayaman na o ano. Kaya lamang eh, kung ikukumpara nyo yung aking buhay dati at sa ngayon, ay talagang napakalayo ng diferensya. Kung dati ultimong kinakain namin ay inaasa ko po sa aking pamilya, ngayon po ay kaya ko ng buhayin ng aming pamilya dahil po sa mga ritual na mga pinaggagawa ko na aking nalalaman. Base sa ating mga nalalaman na ipinayo ko sa ilan sa ating mga kaibigan na talaga naman ngayon ay okay na sila. Ngayon, ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay nakakaranas ng paghihirap sa buhay, kagaya ng mga bossing nating manonood at ganun din ang aking naramdaman at naranasan dati na mga ilang taon na nakakalipas na sa ngayon ko lamang nararamdaman ang biyaya na aking mula ng aking pinagagawa ang mga ritual na ito. Ito po ay sinimulan ko bago sinalubong ko po itong bagong taon, itong paparating na bagong taon ito. Ngayon po, pero dahil ako po ay nainip, kaya medyo tumagal po siya, kaya mas mainam, ay hayaan niyo po kasi may bossing po tayong manonood na sinuwerte po kaagad. Kasi nga po, una si pag-atsaga at pagkatapos basta ginawalan daw po niya yung ritual na ito. At siya po eh, biglaan na lamang na sinuwerte. Kaya ako naman ay tuwan-tuwa mula sa aking kalooban ay talaga ang sarap sa feeling ng ganyan. Lalo-lalo na rin po, marami rin po akong mga kaibigan na tinuruan ko ng mga ganito ritual. Ang gato pa nga po eh. Ako po ay may nalalaman, ganun daw po yon. Kapag ang isang tao, halimbawa karpintero, kung ang karpinterong ito, marunong siyang gumawa ng bahay, pero sarili niyang bahay ay hindi niya magawa. Mga ganun po yan. Kung halimbawa, alam ko yung mga ganyan ritual, marami ako pinapayuhan, pero sa akin, hindi ko siya ganun ina-apply. Pero once na in-apply ko siya sa akin, kagaya ng lahat ng aking pinapayo sa iba, kaya yung iba na kagaya ng ano, sasabihin, iba tayo mong gawin, ay basta ikaw na lang gumawa. Ang sabihin ko, maging mayaman ka na lang, masaya na ako. Kumbaga, hindi ko ina-apply sa akin. Kaya, nung ako naman ay talagang look-look na sa sobra-sobra talaga, wala na akong magawa dahil wala nga po ako sa pang-pinansyal. Yun po ang aking ginawa. Yung lahat ng aking nalalaman, lahat ng aking mga itinuro sa aking mga kaibigan, ay aking ginawa, ay nako, ay agad-agad naman. Kumbaga, ang hinihiling ko lang, yung lagi ko kinukwento sa inyo, ang hiling ko lamang po noon, sabi ko, makadagdag lamang kahit 10,000 ay ako'y masayang-masaya na. Malaking tulong na yon sa amin sa loob ng isang buwan na 10,000. Nagulat ako, na Diyos ko po, triple or halos 5 beses ang ano na hindi ko inaasahan na gano'n ang magiging resulta ng mga nangyayari sa akin. Kaya sabi ko sa isipan ko, grabing blessing na mga dumating. Sa dami ko rin naman pong ginawang ritual ay talaga namang saludo ko sa kanila. At syempre, hindi lamang yan sa ritual. Manalangin tayo sa taas, yung kagaya na kishiner ko po sa inyo na ako nga po ay nagpanata pa. Parang feeling ko ay doon din siya parang lumawak lalo ang ating kaalaman. Dahil ako po ay namanata sa may baklaran, almost ilang months din po yun, parang half a years din ko din siyang ginawa. Half a year ko rin po siyang ginawa. Na parang tuwing Biyernes po ako nagsisimba doon kasi sa baklaran, kasi ayoko ng Sunday kasi sobrang dami ng tao. Hindi rin po ako masyado nakaka-focus. Biyernes ko po ginagawa or Tuesday, aliman po doon. At kasakit-sakit pa, talaga naman naka-leggings lamang ako. Ang leggings ko ay pagkanipis-nipis na. Na talagang wala talaga ang mga leggings ko po talaga mga sinusot ay mga 80, 70. Alam niyo po yun, lalo sa mga baklaran, yung mga doon sa bangketa, yun po. Kada ako'y makakaluhod ng
ng bato ay kasakit-sakit. Eh, ako po'y nagnonobena pa. Ay, talaga ako'y paano talagang pinitensya. Ganun po talaga. Yan po ay isa sa mga ginawa ko nung isang taon po yan. Pagkatapos, bigla na lamang pong basta pinanghinaan din ako. Yun, parang mga negative pumasok na sa akin. Ayun, hanggang sa ako nga po'y nagkaroon ng sakit. Pero bumangon po ako at talaga namang lahat ng aking nalalaman, ganun po pala yun. Kapag hindi mo siya ginagamit, yung iyong dunong, ay ikaw'y nagkakasakit. Parang tinatapik ka na kailangan ay gamitin mo siya, kailangan gawin mo siya para kumbaga ay ma-build up ka. Ganun po pala yun. Ngayon po, ganito po ang aking pong ginawa. Ito po ay isa sa mga, at meron din po ang kaibigan na ito po ang kanyang ginawa. Siya po dati ay nagtitinda nga po ng kwek-kwek, fishball, sa malapit sa mall, pero hindi po siya sa mismong mall, ha. Doon sa mga bakita lang doon. Kasi di ba yung mga empleyado ng mall, sa kanya, kada break time, sa kanya ang bilian. Doon lamang po siya, kariton lamang. Tapos, nakakwentuhan natin siya, naging kaibigan natin siya. At pagkatapos, na-share ko yun sa kanya. Sabi niya, pangarap ko nga maging mayaman eh, ganyan. Gusto mo bang yumaman? Ganyan, ganito gawin mo. Ginawa niya po ito. Nagulat ako, nag-text na lamang po siya sa akin. Uy, ito yung nagpapasalamat ako, ganyan. Ba't ano nangyari? Tapos sabi, meron na akong pwesto ngayon, pumasyal ka sa akin. May pwesto po siya ngayon sa may Alabang. Pagkatapos po nun, karinderya po ito. Pero, hindi lamang basta karinderya dahil nilalabot siya. Ang dami niyang customer. At meron na rin po siya sa may Kabuyaw, meron din po siya sa may parting Kalamba. Dumami na ng dumami. At ang ganda na ng kanilang bahay ngayon. May sarili po silang bahay, may sarili silang sasakyan, tapos yung mga anak niya, mga sa private lahat nag-aaral. O, diba? Bongga, diba? Ito po ay ilan sa mga napakabisang ritual. Kaya kung ako po sa inyo, gawin niyo na siya. Kaya lamang, magsasakripisyo po kayo. Kailangan nyo ng 7 araw na sunod-sunod ng paggising ng alas 3 na madaling araw at kumuha po kayo, magpapausok po kayo nito. Susunugin nyo ang makapangyarihan nating asin. Asin po. Ngayon, habang ganito po yan, mamimili po kayo kung hindi po Tuesday or Friday. Yan po yung mga mabibisang araw. Lalo-lalo na sa mga ritual, sa mga ganyang petisyon natin. Ngayon po, gumising po kayo ng alas 3 na madaling araw. Kumuha po kayo ng uling. Magpauling po kayo. Ang gamitin nyo pong kandila ay kulay dilaw. Halimbawa, ito. Ito po. Bago nyo po siya buksan, kagaya na lagi ko po sinasabi sa inyo, ay magukol muna kayo ng panalangin. Liwanag ng inyong buhay tungo sa inyong tagumpay. Kahit sa simbahan po, ha. Halimbawa, di ba bumibili po tayo doon ng mga dos-dos yung bawat isang kandila. Ngayon po, bago natin siya bubuksan, kailangan po mag-ukol tayo ng panalangin sa kanya. Sabihin po natin lahat ng ating mga kahilingan na hindi gagamitan ng sana. Halimbawa, pagkalooban mo ko ng maraming pera. Pagkalooban mo ko ng magandang bahay. Pagkalooban mo ko ng magagarang sasakyan. At patapusin mo ang aking anak sa kanilang mga pag-aaral. Magkaroon sila ng magandang buhay. Ganun po yung mga kahilingan na hindi po gagamitan ng sana. At pagkatapos po nito, ay bago nyo po bubuksan ang ating kandila, sisiguraduhin nyo, kung kayo po ay bago sa ating channel, sisiguraduhin nyo po na ating pong panindi dito ay sisindi po kaagad. Kasi po kapag po yan ay hindi nagsindi, tatlong take at hindi talaga magsindi, papalitan nyo po muli ito at bibigyan nyo po ulit ng kahilingan. Sisiguraduhin nyo po yung ating paninde na ating lighter ay meron pong gas, yung ating pong pospro ay hindi basa. Para po pag sinindihan natin siya, matik po siya ay magsisindi. At pagtapos, pag nasindihan nyo na, hayaan nyo po siya dyan. Pagkatapos, kumuha po kayo ng mga uling, pagpatas-patasin siya, pabundok ang style para kapag po ito ay nag-init, yung pong uling ay magbabaga. Kapag po yan ay nagbaga na, paypayan nyo. Doon po ay kapag maganda na ang pagkabaga niya, maghagis po kayo ng konting asin lang. Tapos yung asin na ito, magwi-wish po kayo. Katuparan sa mga pangarap ko sa buhay, medyo maglalagitikan. Ganun po yan eh. Tapos po, lahat po ng bawat kahilingan nyo, bawat patak sa inyong uling, sa inyong baga, may kahilingan ng inyong asin. Yun po ay magdadala ng swerte, tagumpay ng inyong buhay. Basta, kailangan po ay 7 beses magsisimula ka. Halimbawa, nagsimula ka Tuesday, gigising ka ng alas 3.
Pitong beses niyo po siyang gagawin. Once na kayo po ay lumakdaw, uulit po muli kayo, petition po yon kung gusto niyo pong umunlad ang inyong pamumuhay. Kagaya ng ating kaibigan na talagang yun lamang po ang kanya naging ritual. Pero mula ngayon, lagi po yung nagtetext at tatanong kung ano po yung mga ganyan, kung anong maganda sa ganyan. Ayan po, nire-replyan lamang po natin siya. Pero siya po ay naging panatiko. Ang dami niya rin po mga ganito, down on Laurel. Ayan, mga tinuro natin sa kanya. Talaga na akala niyo po eh, at kalalaking Buddha ang nasa kanila. Kung baga akala niyo siya eh, nagpupunsoy. Yun po eh, magpipicture yun. Halimbawa, punta siya ng Binondo. Magpipicture po siya. Sabi niya, ate, maganda pa ito. Sabi, huwag yan. Ang bilhin mo ganito. Yun, maghanap po yan. Pinipicturean niya pa muna. At pagkatapos eh, yun, pag may time tayo, kasi doon rin po ang aking gawin sa may ano, yun, nagpapaano po yan. Patingin nga nito kung okay nga po to, yung ganyan, kung ano mga ritual. Ayun po, ngayon po ay talaga namang, parang balita ko nung isang taon, sila po ay nag-travel sa ibang bansa. Kumbaga yung dating sobrang hirap ng buhay, ngayon po ay tinatamasa na nila ang tagumpay. Dahil po sa ito ang kauna-unahan niya ritual na ginawa. Kaya kung ako po sa inyo at gusto niyo po umunlad ang inyong buhay, ay gawin niyo po kaagad ito. Pagkatapos po niya, lahat po ng kahilingan ninyo, huhulog niyo lamang po doon sa nagbabaga. Kapag medyo-medyo nag-aano ulit yung baga ninyo na mamatay, paypayan niyo lamang po yan, tapos hulog po muli ganon. Hanggang matapos ang lahat ng inyong kahilingan. At pagkatapos po niyan, ayun, okay na po yan, basta 7 araw na ganon. Tapos yung uling niyo po, kahit gamitin niyo na, kung halimbawa gamitin niyo kahit saan, or kaya po itabi niyo po muli, halimbawa kayo ay mag-iinsensot kamangyan, or kaya magpapausok naman kayo ng dahon ng Laurel para may uling na kayo. Ayun. Yun po ang ilan sa mga pinakamabisa kung gusto nyo pong umasenso ang inyong buhay. Kumbaga, magtitiis lamang po kayo sa pagising na alas 3 sa madaling araw. Lalo-lalo na pong kapangyarihan ng asin na sinunog doon po sa ating pong baga, nagbabaga. Yan po ay napakaswerte na magiging dala sa inyong buhay. Kumbaga, kung ano man ang mga kahilingan nyo doon, unti-unti po yung kung gusto nyo, ilista nyo pa ang mga kahilingan nyo, kung ano po mga natupad na kaagad doon sa mga kahilingan nyo about po doon sa pagsusunog nga ng ating asin. Yan po ay napakabisa at yan po ay napaka makapangyarihan ng asin. Huwag na huwag nyo lamang po yung isasaboy sa inyong tahanan at yan po ay kamalasan po ang dating niyan, ang palit po niyan sa inyo. Dapat yung inilalagay sa isang mangkok at yan po ay nirirespeto natin para po yan po ay magdulot sa atin ng swerte. Kagaya po dito, tingnan nyo po yung itong aking yan, dumikit na. Ang aking asin na napakadaming dahon ng Laurel, Himalayan po yan. Himalayan salt. Tapos, ito din po dito sa ating, lagi ko pinapakita sa inyo, dahon ng Laurel. Ayan. Nawala siya. Nalaglag. Ayan. Dahon ng Laurel. Tapos, isang mata ng nyog, bawang, kristal, at asin. Nandito lang po yan. Meron pa po tinte tayo dito sa may baba. Yan po ay magbibigay sa atin ng swerte, protection, tagumpay na ating buhay. Yan. Yan lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Lagi niyo po tatandaan, ang Panginoon po ang una sa lahat. Kung tayo po ay maraming kahilingan, itaas po natin yan sa Panginoon at siya po ang numero unong tutulong po sa atin. Yan lang po guys. Salamat po sa panonood.